sa kapwa ay bahagi na ng ating pagkatao. At sa pagmamahal, there is that distinct difference between being in love and falling in love. Marahil marami tayong dahilan kung bakit tayo umiibig. At bahagi nito ay ang pakikipagsapalaran kung tayo ay magiging maligaya o hindi. Samahan ninyo sana kami ngayong gabi sa kwento ng isang binatang magmahal ng dalawang tao. Ang isa ay babae at ang pangalawa ay sa kapwa lalaki. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lito, isang binatang nangarap mag-aral sa Maynila. Sa awa ng Diyos ay natupad din ang aking mithiin nang matanggap ko ang aking acceptance letter mula sa isang university college. Taga Mindanao ako at mahirap lamang ang aming pamilya, kung kaya't masasabi kong malaki ang itinutustos ng aking mga magulang para lamang maipadala sa akin. At dito nagsimula ang isang karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Chadulor. Kala ko ba sa isang linggo ka pa darating, ha? Hindi mo ba natanggap yung telegrama? Napaaga ko kasi yung simula ng klase, kaya ako napaluwas ako ng Maynila. Nandito ka na rin lang, may magagawa ka ba ako? Buti na lang, Kuya Lito, hindi ka nawala. Hindi ka ba nahirapan sa kakahanap ng bahay natin? Hindi naman. Mabait naman yung mga napagtanong ako eh. Swerte ka lang, Kuya Lito. Nelia, samahan mo si Lito sa taas. Tapos ilipat mo mga gamit mo sa kwarto natin, ha? At bumaba ka agad para matulungan mo ako dito sa mga gawain. Sige na! Opo, Kuya Lito, ako na. Pare, marunong ka ba sa makina? Kasi wala akong alam dito eh, baka kaya mong patakbuhin. Subukan natin. Pare, sige.
Okay. Salamat. Sige, pare. Ah, pala si Paul. Ha? Dito, pare. Oh. Oh, sige, tuloy na ako. Eh, teka, pauwi ka na ba dyan? Oo. Isasabay na kita. Hindi na, pare. Marami naman jeep dyan eh. Hindi na. Sige. Sumakay ka na. Iahatid na kita sa inyo. Ah, nakakaya, pare. Huwag ka na mahiya. Halika na. Okay, sige na. Kahit dyan na lang ako sa kanto, pare. Hindi na, hanggang bahay nyo na. Bayad na yun sa pagdawaman ng auto ko. Sa may parking lot ng aming eskwelahan ko, unang nakilala ang kaibigan kong si Paul. Anak mayaman siya rito sa Maynila. Swerte naman at naging magkaklase kami sa mga ibang subjects at dahil rito ay madalas ko siyang makasama. Naging close kami sa isa't isa at lalong napalapit sa akin si Paul na para ng kapatid. Mauna na ako sa'yo, Nelia. Nakainin na. Hindi na. Mali-late na ako eh. Sige ah. Chadulo, mauna na po ako. Teka, bago kumalis, punuin mo yung mga balde ng tubig sa baba, iakyat mo dito sa banyo, at tatlong araw mawawala ng tubig, nabuti na yung reserva. Sige na, ano pa inaantay mo? Ako naghihintay. Sorry ah. Late kasi natapos yung pingin namin eh. Pero di ba eh? Bumili naman ako ng merienda natin eh. Taraan! Favorite mo na, di ba? Ayun na, Maray! Salamat, pare. Wala akong gana eh. Wala kang gana o nababadrip ka? Mukha yatang bad day ka ngayon ha? Ano bang problema? Marami. Binagyo kasi yung sa amin eh. Apektuhan yung lupa ni Naitay at Inay. Ewan ko ba? Nakaka-depress lang. Dito naman, ang tiyadolor, parang hindi pamangkin ang turin sa akin. Nagbabayad naman ako sa kanya kada buwan. Pati yung pagsingil dun sa business niya. Ako pa inuutusan niya. Pag-uwi ko ng bahay, ang dami ko pa kailangan gawin. Kailangan ko pang pag-igib, magkwenta, pati yung homework ng Nelia, kailangan ko pa si kasuhin eh. Parang nahihirapan na ako eh. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Umipat ka na sa amin. Matagal na kitang iniimbitahan eh. Wala naman problema eh. Si Ermat, nasa tate. Ako lang mag-isa raw, wala akong kasama. May katulong, may aircon, may generator. And the point is, hindi ka houseboy. O ano? Kailan ka lilipat?
pa ba, pare? Eto, kainin mo muna yung sandwich mo. Mamaya, pag-usapan na. Kaya, tulog! Oh, late na problema. Kaya! Happy birthday to you! Thank you! Pare! Eto nga pala. Nagpasensya mo na yan, ha? Yung nakayanan ko, eh. Well, no? Pero cute naman ako dyan, eh. Yeah. Ano mo sabihin, cute ka? Happy birthday! Oh! Eto ba? Oh! Anong gusto mo gawin ko rito, pare? Ibig mo sabihin, gagawin ko tsapa to, gano'n. Basta binigay ko na sa'yo yan, pare. Bahala ka na kung anong gusto mo gawin dyan. Happy birthday na. Thank you. Pero alam ko na kung saan ko ilalagay ito. Bahala ka nandiyan, pare. Okay ka rin magregalo, ha? Oo. Oh. Gusto mo yung naaalala ka rin, ha? Wala eh. Wala naman akong pera. Pare, chicks, pare. Dali. Wait, ito. Hindi ako, Didi Scott. Miss, ito na kayo maupo. Birthday lang nung kasama ko. Hindi, birthday lang. Ito, okay mo kaya, miss. Pasensya na kayo, lasing na tong kaibigan mo eh. Hindi! Pare, lasing ka na yung mabuka lang. Miss! Sige na! Miss! Pasensya na kayo. Joy! Ito, ano ka ba? Nakakahiya ka naman. Tingnan mo, oh. Kunti ka ba makabasa ko? Pare, labo mo naman eh. Minsan lang sa isang taon dumating sa isang buhay ng binata yung birthday mo. Pagkatapos, pare, pinalagpas mo pa yung mga babae. Sayang naman! Ay, binuha mo, hindi nila pinansin yung gandang lalaki mo, pare. Pare, nasa iyo na naman lahat, ah. Mabait! Mayaman! Matindi ang kotse! Tahimik ka. Uwi na tayo dito. Uwi! Pare, aga pa! Hindi, patayap pa rin yung pa. Hindi, lasing ka na dito. Huwag na tayo. Ay, yung lasing pa rin yung pa. Hindi. Mamaya na yun, pare. Lasing ka na, pare. Hindi, mayroon na natin. Pare, wala pang alas 12, pare. Hindi. Birthday mo. Hindi, tama nga, tama. Hindi, kailangan mo. Pare, lasing ka. Thank you.
pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Alam mo na yun. Gusto mong umalis dahil galit ka sa akin, no? Nandidiri. Naiintindihan kita. Pero kung gusto mong tanungin ang tungkol sa pagkatao ko, susubukan kita sagutin. Eh, hindi ko nga alam kung magtatanong ako at hindi ko rin alam kung ano'y tatanong ko. Ano to? Para ka tayong walang masabi. Nahihiya nga ako sa'yo, Lito. Hindi ko alam kung mas mahihiya ako o matatakot na pag-usapan yung pagkatao ko. Kasi, ikaw na nga nagsabi. Ano ba bang kulang? Lahat na nga yata nasa akin eh. Pero ni minsan di ako nagka-girlfriend. Hindi sa takot ako sa babae o ano. Pero wala talaga eh. Dapat nga siguro sa edad kong to, dapat may alam na ako sa babae, pero wala. Wala lang talaga akong magustuhan. Sa tingin siguro ng mga ibang tao, bakla nga ganun. Pero Lito, una pa lang to. Ikaw. Yung nangyari sa atin. Dito. Mahal kita eh. Siguro nga bakla ako. Alam mo pare, naguguluhan lang naman ako eh. Ang magkaibigan tayo, tapos nangyari yung ganito. Hindi naman ako galit. Hindi rin naman ako nandidiri sa'yo. Hindi ako namimilat dito. Wala rin naman siguro masama kung yan ang tingin mo. Basta, basta mahal kita. Malapit na kami sa isa't isa, Charo, ay nagpa siya akong huwag nang umalis ng bahay ni Paul at ipagpatuloy na lamang ang aming relasyon. Pero sa likod ng lahat ay aaminin kong nababagabag ang isip ko. Hindi ko alam kung makakabuti ba o hindi ang pakikipag-ugnayan ko kay Paul. Charo, ni minsan ay hindi ko naisip na magkarelasyon sa isang lalaki. Subalit si Paul ang naging unang experience ko sa kahit na anong klaseng pag-iibigan.
Ano kaya? Bakla na rin kaya ako? Bora Bora had been the home. Ayaw ko. Home of Kanaloa. Depende. Siguro pag may natikong kang ibang lalaki, baka. Bakit? May iba bang lalaki? Wala. Eh, babae. Wala. Alam mo, Lito? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag may dumating na ibang babae. Hinahal ko si Paul Charo pero masasabi kong hindi naging madali ang aming relasyon. Habang tumatagal ay hindi namin maiwasan ang pag-aaway. Pero kahit nag-aaway kami, Paul remained to be my best friend at minahal ko na rin siya. Ngunit isang araw, tumating sa buhay ko ang isang bagay na alam kong hindi maiiwasang subukan ng isang lalaki, ang magka-girlfriend. Okay, basta ganito yun ha. Ako ang magta-type at magsusulat ng introduction. Tapos dito, ikaw ang bahala sa illustration para sa visual natin. Tapos, Joey! Since ikaw ang pinakamaboka, ikaw ang magre-report, okay? Paano nga pala si Rina? Problema niya na yun. Alam mo nga na only meeting natin to tapos hindi siya sisipot. She has to face the consequences. Wala siyang grade, bahala na siya. Hindi kaya mag-alit natin yun? Bahala na si Angel to. Nabigyan niya naman yun eh. Naku, Joey, ang tututur ko na may klase pa tayo kay Fernandez, no? Sure, sir. Dito, kaya ang report. Kaya. Sige. Sorry, I'm late. Tapos na ba meeting? Natatapos na. Papunta na kami sa klase na ni Mr. Fernandez eh. Eh, anong gagawin ko? Ang mabuti pa, maghati na lang kayo ni Vito sa trabaho. Total, mahirap na mag-drawing yung visual. O, sige na, Rina. Dito, ikaw yung bakala dito. Mahala ka na, Rina. Sige. O, yung dito ka. Gawin natin. You're Lito, right? Well, since hindi tayo nag-usap sa class, let me introduce myself. I'm Rina. Hi. So, anong gagawin natin? Ah, tama pala. Tapos lumuwas ka para mag-college? Oo. Ano ka ng mga magulang mo? Andun, sa amin, sa Davao. Kasama ng mga kapatid ko. Ikaw, aking Maynila ka rin ba? Obvious ba? Pati na ata lolo at lola ko. Dito na sa Manila lumaki. Sinong kasama mo sa bahay niyo? Ako. Saka yung sister ko, pero right steward is siya, kaya laging wala sa bansa. Saka yung mami ko. Ay, yung tatay mo, nasaan? Daddy ko? Tatay na. Matagal na. Pwede ka bang tawagan sa inyo? Pwede. Kung tatawagan mo ako for the project. Pero kung
tatawagan mo ako for another reason. Pwede rin. Si Rina ang una kong naging kaibigang babae. Dahil sa group project namin, naging madalas ang aming pagsasama sa campus. Lahat talaga iba. Oh, cross my heart. Ako pa. Sinian! Sinian! Dito! Si Polto, buksan mo! Sina, Sina. Oh, tatawagin nga ako sa inyo. Gamitin ang tita ko eh. Oh, sige. Dito! Oh. Diyan na! Ano ka ba nito? Huwag tagal-tagal mo. Ang inapakakatok ng katok dyan eh. Siyensya nga. Nasa telepono kasi ako eh. So, kung nasa telepono ka, kailangan ba ilock yung pinto pag nagtetelepono? Asensya ka na. Busy kasi ako kanina eh. Nakalimutan kong buksan ulit. Okay lang. Sino ba yan? Yung kaklase ko sa history. Kumukopya ng ng homework. Hindi ko nga alam kung saan niya nakuha yung number natin. Siguro sa'yo. Baka nga sa'kin. Ano yan? Babae o lalaki? Lalaki. Akong nahulog kay Rina at Charo. Mabait siya, matalino, at higit sa lahat mapagmahal. Aaminin ko, Charo, sa unang pagkikita pa lamang namin ni Rina, ay nagustuhan ko na siya. At tuluyan na nga akong umibig sa kanya. Pero nandoon pa rin si Paul na ayaw kong iwan. Kaya't palihim kong ipinagpatuloy ang dalawang relasyon na ito sa buhay ko. Lalim yata ng iniisip mo. Wala. Bigla lang ako natakot. Bakit naman? Mahal mo ako, di ba? Siyempre naman. Mahal kita. Isa lang hinihingi ko sa'yo. Kung ano mong mangyari, hindi mo ko lolokoy na pangako mo sa'kin. Alam kong iba ka sa ibang mga lalaki. Pero hindi ko alam kung nangyayari sa akin kung iiwanan mo ko. Mahal na mahal kita. Alam mo ba yun? Thank you.
Kuya Lito, nagisita po kayo. Sino daw? Babae po, yun sa labay. Ha? Hi! Paano mo nalaman tong bahay ko? Babe, tinanong ko sa Angel. Aren't you at least going to invite me to sit down? Liga. Buka. Ba't ang layo-layo mo? Ba't parang nakakita ka ng multo? Ayaw mo ba na nandito ako? Nabigla lang ako kasi... Di ba bukas pa usapan natin na magkikita tayo? Di ba tayo pwede magkita ng hindi pinag-uusapan? Pwede. Siyempre pwede. Kaya lang... medyo busy lang ako lately. Dito ba schoolmate natin to? Ba't may picture siya rito? Siya si Paul. Yung may-ari ng bahay na to. Nakikitira lang kasi ako dito eh. I see. Pinsan mo? Hindi, kaibigan ko. Lito. May bisita ka lang. Hi! Paul, si Rina, kaibigan ko. Rina siya si Paul, yung may-ari ng bahay na to. At kaibigan din niya. Lito, bakit di mo tawagin si Lydia at paghanda mo ng juice o soft drink si... Rina. Alright, Rina. Huwag na lang kasi paalis na naman ako eh. Duman lang ako para i-confirm with Lito yung date namin bukas. Date? Bukas? Oh, what? Did he confirm? Oh, sige. Mama na ako. Sige. It was nice meeting you. See you at school. Okay. Ingat ka palabas. Ija! Ija! Bake na juice! Si Lydia, asan? Umalis. May binili. Ah, ganun. Eh, si Rina, asan? Ewan ko. Anong klase ba naman tanong yan? May girlfriend ka na pala. Ba't di mo sinasabi? Hindi ko siya girlfriend. Kaklase ko lang yan. Sige, deny mo. Sana man lang sinabi mo. Ang alin? Pwede ba, Paul? Huwag kang mamilit ng wala. Sinagot na kita. Porket ba't binisita ng babae sa bahay eh, girlfriend na? Fine! Fine! Pero siguraduhin mo lang na hindi ka nagsisinungaling. Kasi I think it would be worse. Girlfriend mo na, dinay-deny mo pa? Ayoko siya! Wala namang masamang ginagawa sa yung tao, ah! Bakla ba siya? Hindi! Eh, ba't sabi na babakla siya? Sabi pa nga na, may relasyon kayo eh! Eh, bakit ka maniniwala sa sinasabi na iba? At bakit ka makikipagrelasyon sa akin kung maniniwala ka nila sa kanila? Lito! Mahal
kita. Mahal mo rin ba ako? Alam mo na naman ang sagot eh. Buntis ako. Alas-10 na. Kanina pang alauna natapos ang klase mo. Ano na naman ang dahilan mo? Hindi mo yata kasama si Rina. Pwede ba, Paul? Ayaw makipag-away. Pagod ako eh. Galing ako sa group study namin. Finals namin bukas at gusto kong pumasa. Kaya pwede ba tantanan mo muna ako? Group study? Sino ba nilaloko mo? Hoy, pareho lang tayo estudyante! Bakit ano aminin na kasama mo si Rina? Kung yan ang gusto mo marinig, okay. Kasama ko siya. Buong araw. Pwede ba, Paul? Sakal na ako eh. Time out na muna. Pakawalan mo na muna ako at pakakawalan na rin muna kita. Just like that, huh? Just like that! Buntis si Rina. Mahal ko siya. At makakasalan ko siya. Bye. Sige, ingat. I don't think we have to reintroduce each other. Rina, isang tanong lang. Mahal mo ba si Lito? Isa lang ang alam ko. Siya ang ama ng dinadala ko at magpapakasal kami. I think that answers your question. Sinira mong buhay niya! Teka nga muna! Kanina mong buhay nasira! Akong buntis, diba? Akong kakagar ng bata, akong mga anak! Klaro naman yan, magpakalam mo sa akin! Rina, gusto kong malaman mo na mahal ko si Lito. Masaya kaming nagsasama eh. Until you enter this life! Bata lang ang buo mo! Marami ka pang hindi alam at nagagawa. Sa akin siya nakatira eh. Sa iisang kama. Marami akong alam na hindi mo pa alam. Alam ko kung anong oras siya natutulog.
ko kung anong oras siya gumigising. Alam ko kung paano siya matulog. Kung anong posisyon niya. Alam ko. Kapag nagkaka-allergic siya, alam ko yung pinaiinom sa kanya. Rina, pati kung ilang kutsarita ng asuka lang ilalagay sa kape niya kapag nagpupuyat siya, alam ko. Bata lang ang nabuo niyo eh. Ako, higit pa sa isang bata ang pagmamahal ko. Bakit ka pumunta rito, Paul? Para sabihin sa akin na iwanan na siya? Hindi. Gusto kong malaman mo kung gaano ako nasaktan sa ginawa niyo. Bahala ka magpasya. Eventually, we all have to decide for ourselves. Buhay mo yan at na magiging anak mo. Ikaw ang bahala. Pinaka-decenteng lalaking nakilala ko. Mas lalo kong nadidiri sa sarili ko. Dahil ibinigay ko lahat. Lahat. Sa isang baklang katulad mo. Sinira mo buhay ko lito. Huwag ka mag-alala. Hindi ko palalaglag to. Itutuloy ko ang bata. Pero wala siyang makikilalang ama. Rina. Rina, please. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataong makapagpaliwanag. Sabihin mo na ang gusto mo sabihin sa akin. Pero huwag mong masabi-sabi na hindi kita minahal. Kung totoo man yan sinasabi mo, salamat sa pagmamahal. Pero hindi ko kailangan ang anumang may bibigay mo sa akin. Minahal kita, Lito. I'm sorry. I don't think I'm ready for this. Hindi ko ata kayang intindihin to. Swapang na kung swapang. Makikihati lang sa lalaki pa. I'm sorry. And I'm sorry for myself. Thank you.
sa'yo. Ang tao, kapag nagbibigay ng bulaklak sa isang kaibigan, dalawa lang ang ibig sabihin. Isa na ron ang mahal kita. At pwede rin namang I'm sorry. So, alin doon? Alam kong galit ka sa akin, Paul. At siguro hindi mo na ako mapapatawad. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na bukod sa pagiging isang kaibigan, bukod sa kung ano pa ako naging sa buhay mo, hindi kita niloko. Ilagay na kita rito. Sana malaman mo yan. Kasi ako, sigurado na ako kung gaano ka kahalaga para sa akin. Ako sa buong mundo kung kailangan. Magagawa ko. Pero gusto ko sabihin sa'yo, Paul, na hanggang dito na lang ako. Hindi kasi tayo pareho eh. Hindi ako katulad mo. Inahal kita. Hindi bilang isang boyfriend o isang girlfriend. Inahal kita dahil sa pagkatao mo. Yung pagiging mabait mo. Yung pagiging mabuti mong kaibigan. Diyan kita minahal. Sigurado na ako sa sarili ko. Sigurado na ako sa pagkalalaki ko. At ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Pero pagmamahal lang bilang isang kaibigan ang magbibigay ko sa'yo, Paul. Thank you.
Ako na siguro ang pinakamalungkot na tao nang umalis ako sa bahay ni Paul at nang hiwalayan ako ni Rina at Sharon. Nagbalik ako sa aking Tia Dolor at doon muna nag-isip. Lumipas ang ilang buwan na nahimik ang buhay ko ngunit noong birthday ko ay hindi ako nakalimutan ng matalikong kaibigang si Paul. Happy birthday. Salamat, pare. Ba't naman nag-abala ka pa? Wala yan. Eh, ilang buwan din naman din tayo hindi nakita eh. Sana pala, kamusta na ang birthday boy natin? Eto. Umaahon. Nakakaraos. Ikaw? Okay lang. Ah, siya nga pala, si Rina. Ano nga pala nangyari sa kanya? Sa inyo? Nanganak na ba? Oo raw. Pero siguro hindi ko na rin siya makikita eh. Maski yung anak ko, hindi ko na rin siguro makikita. Hindi na ba tayo magkikita? Ewan ko. Baka. Paalis na ako dito. Pupunta na ako ng Amerika eh. Doon na ako titira. Baka kung ilang taon din bago ako makabalik. Kaya nga magpapaalam na ako sa'yo eh. Papatawad mo pa ba ako? Matagal na kita pinatawad eh. Mag-alala, hindi naman ako galit sa'yo eh. Lito, minahal kita. Lumigaya ang buhay ko nang dahil sa'yo. All I have are all the good memories. Sisisi ka ba? Wala namang dapat pagsisihan dito eh. Saan lang yung regalo mo? Ito yung kuha natin sa Tagaytay ah. Naalala mo pa? Ano? Bawa na ako sa'yo. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na sadyang di magmamahal. Nais mong matanto, buksan ang ating puso at ang inilarangan mo ang tuloy. Yun na ang huli naming pagkikita ni Paul Charo. Umalis siya patungong Amerika. Magkahalong lungkot at ligaya ang naramdaman ko noon. Tanging ang larawan naming dalawa ang hawak ko na maghahatid ng alaala ng aming magandang pagkakaibigan. Nag-graduate rin ako at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang textile company. Hindi ko na rin nakita si Rina pagkatapos ng araw na ako ay kanyang sinumpatan. Pero balang araw ay umaasa akong magkikita rin kami ng aming anak.
Sana ay nakapulot kayo ng leksyon sa aking kwento. Maraming salamat, Lito. Hindi talaga masisisi ang puso kapag umibig. Bahagi na nito ang ligaya at pait. Pero patuloy pa rin tayong umiibig at naghahanap ng pagmamahal. Hanggang sa muli, ito po si Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you.